Time check 11:08 in the morning. Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama si Teacher Zelle Mike. Okay, good morning! Magandang umaga po! Happy Sunday, everyone! Oo, so Sunday na Sunday at kami po ay live. We're now live dito po sa Inspiradong Guro. Alam mo, Ma'am Gretchen, over the weekend, napakadami nating bagong kaibigan. Wow! Napakadami nating kaibigan na mga bagong kaibigan sa Inspiradong Guro. Mm-hmm. Mga bago pong teacher. No? Yes. All over the Philippines. At nakaka-overwhelmed ang kanilang mga... Ang kanilang response. Oo. Kamusta ang linggo mo, Ma'am Gretchen? Ay, masaya. Nakapaglinis na naman. Opo. Tapos, patuloy ang pag-aaral dahil nga sa mga bagong setup sa ating eskwelahan na we will expect sooner. I mean, the soonest na po sa pag-o-open ng klase sa August. Oo. Ano bang sa inyo? Paano ba ang setup? Ngayon po, busy po ang mga teachers sa enrollment. Kamusta enrollment nyo? Okay naman po. Yung mga estudyante lang, syempre, nagkakaroon sila ng concerns, problems, then unting problems lang din naman patungkol doon sa online enrollment. Kasi, syempre, bago. Nagugulat ako sa akin sila nag-e-enroll. So, cellphone. Pwede magpa-enroll. Opo. So, I need, though na-explain ko na, syempre, kailangan i-explain ulit, paulit-ulit. Tapos, may mga Zoom meeting din yung mga teachers kasi they want to continuously get the feedbacks of the parents patungkol dito sa online. Pero ang balita ko po, by third week or fourth week of the month of June, magkakaroon ng parang caravan. Yung mga teachers pupunta mismo dun sa barabarangay para sila po yung... doon po mag-e-enroll yung mga parents. Kamusta yung turnout? Madami. Parang eleksyon. Oo, parang... Kamusta ang turnout? Alam ko doon sa isang school, sa school ng aking, tinatrabahuhan po ng aking husband, a day lang, 24 hours lang, 1,000 already enrolled. Buti naman, no? Depende rin siguro sa location, sa context ng school, kung paano nila... Kasi remember, last week, ang apprehension natin, baka walang magsipag-enroll. Diba? At least marami naman palang nag-e-enroll. Yes po. Meron lang silang Google form na kailangan nilang i-fill up. Pero yung may mga estudyante, text pa si teacher, ma'am, ano po bang at isasagot? Oo. Kaya kahit nasa bahay, busy pa din yung mga advisors, ine-entertain yung inquiries ng mga bata. Tsaka happy 72nd anniversary. Yeah, nag-anniversary po ang FEBC, ang Far East Broadcasting Company, and 72 years old na po siya. Remember na ang FEBC ay wala pong commercial. We are non-commercial, we are non-profit, no? Yes. Pero kami po ay namamayagpag na for... All by the grace of God. Oh, 72 years, no? And we imagine. Would like, of course, to continuously congratulate and pray the staff of Care 104.3 the way here in Legazpi, and of course, our station manager, Ma'am Raquel Camolandong. Hello to Ma'am Al at to Sir Alan J. Pabalan Cruz, no? From Malolos, Bulacan. Hello, wow, sir. Wow, layo! Siguro, Ma'am Gretchen, also, isang bagay na gusto nating umpisahan ngayon, no? Is meron kasing malaking project ang Inspiradong Guro. At yun ang pinagka-BBC-han mo this week, Mamzelle. Napaka-busy ko dyan sa ating project na yan. Po. Remember, we started with Sir Ron Bansagales about radio. And with the management of FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, kami po ay nag-organize ng isang webinar series. No? So for those po na nakikinig dito sa ating webinar series, magkakaroon po tayo ng webinar series. This will be every Sunday dito po sa time slot ng Inspiradong Guro. Yes.
So, ang title po ng ating webinar is Radio 101, Harnessing the Power of Conventional Media in Education. So, yung paggamit po ng radyo sa edukasyon. Mm-mm. Ito po ay aming in-apply po ito for CPD units, no, by our partner TestSmart, no, yung CPD online seminars by TestSmart. So mabibigyan po kayo ng CPD units, no. So pina-flash po natin sa screen ninyo. Yes. So meron po itong CPD units. Pero i-require po namin kayong mag-register. And all for free. Libre po ito, libre. No? So walong linggo po ito, isang oras, no? So every Sunday 11 a.m. to 12 noon, ano pong pag-uusapan natin? Pag-uusapan po natin yung the power of radio. Kasi kahit yung panahon pa ng mga lolo natin ginagamit ang radyo sa pagtuturo. At ang yes. Care 104.3 The Way FM ay ginagamit ito. Meron po kaming ALS on air. Yeah, Let Review on Air. Meron kaming Let Review on Air. Yes. So marami po kaming, meron kaming TESDA on air. Opo. So, at may nakagraduate. At may nakagraduate. May pumasa. May nag-board exam at pumasa. So nagagamit na po namin dati pa ang radyo. Yes po. No? At gusto po namin itong ma-share sa inyong mga teachers. It has been proven and tested. Yes. Na effective talaga siya. Oo. So gusto natin matuto yung mga teachers natin ng program production. Paano magsulat ng program. Script writing. Oo. Yung binabasa natin, no? For radio. How do you write for radio? Mga basics po ng broadcasting. Kasi kung mabigyan po kayo, let's say nabigyan po kayo ng slot sa isang radio station, hindi po natin ma-expect na ang radio station na yan ang susulat ng script nyo. Tsaka so, interesting po, Mamzel, kasi yung isusulat mo na script is lesson. Oo. Parang iba to. Yes. Tapos, audience engagement. Paano po natin ma-engage yung audience natin, no? Yan ay kasama din. So, hello from Cabuyao, Laguna, si Teacher Shane. Hello, Teacher Hi, Shane. Hi, Teacher Shane. Si Ma'am Kim, no? Super Reader Squad. Hello, Ma'am Kim. Hello po. Siya yung ating inspiradong guru for today. Wow. So, paano po yan? Tomorrow po, maglalagay po kami ng link sa Inspiradong Guru page. So, hindi pa po on ang registration ngayon. So, bukas pa po yan mag-uumpisa. Kailangan pong mag-register kung gusto pong makakuha ng certificate. Okay. Kung gusto pong makakuha ng CPD units, meron pong kailangan itapusin na output. No? Kasi required po ng PRC, output based. No? So, dapat po may output tayong ipapasa. Madali lang po yun, huwag nyo pong katakutan. No? Kailangan lang po every Sunday nandito kayo, tapos may credit po yan. No? At alam po namin na mga batikang mga broadcaster po ang magiging teacher ninyo. So, napakagandang experience po nito. At tayo mismo, magagamit natin po, no, yung ating radyo. Tingnan natin, natututo nga ba tayo sa radyo. No? At nakakatuwa kasi, Ma'am Gretchen, alam mo, meron tayong mga nag-inquire as far as Zamboanga. Wow. No? So, hello po sa inyo. Good morning, Ma'am Princess Amarilla, si Ma'am Rose Garnace, no, nandyan sila. Good morning po, Mr. Mark Hill Giangan. So, bukas po mga teachers, ulitin ko lang po, no, punta lang po kayo sa, ipopost din po natin dito sa CARE 104.3 The Way FM na dito po kasi ihuhold yung mismong seminar, dito po sa ating webpage. Pero, i-like nyo po or i-follow, no, para ma-notify po kayo kapag naka-on na po yung registration. Importante po yon kasi pag wala kaming pangalan nyo, hindi namin kayo mare-report sa PRC. Yes. Nire-report po kasi yon, no, kung sino po yung mga nakakomplete para po ma-award yung CPD units ninyo. Okay? So, we're so excited. Oo nga eh. Sobrang excited po kami dyan. Excited. No? Parang sa high school pa ako nagkaroon ng last training sa radio. Nakakatuwa so, po, no? Oo, nakakatuwa, nakaka-excite. How can we be more effective teachers, yes, lecturers through radio? And we'd like to hear from you. Meron po kaming mga send us some samples, opo, no? Tapos ipi-play po natin yan sa radyo. Maririnig ninyo ang inyong mga sarili. Ang inyong boses. Ang inyong boses. Boses broadcaster na ba? Sabi ni DJ Ron, first time mo daw marinig ang boses mo sa radio talaga. Talagang kikilabutan ka. Hello to Sir, Ma'am Rebecca from San Pedro, Laguna.
and Richmond Celadores from Cotabato. Wow, South hello Cotabato. Po. Hello mga po. Mga taga-Mindanao. Opo. Ating mga kapatid sa Mindanao. Okay. So yun po yung malaki nating event, no? That's Radio 101. This week, ang pag-uusapan natin, Ma'am Gretchen, is kaduktong nung ating last week. Mm-mm, kasi last week yes, nag-homeschool tayo. Ngayon, ano po yung materials na dadalhin sa bahay? Diba? For distance learning. Oo, for distance learning. Yung sinasabi ni Sir Ryan last week na yung mga nanay teachers. No? Pero anong gagamitin nila? No? So, bibigyan po muna namin kayo ng sample nung pagtuturo nung ating inspiradong guro ngayong araw. Ang ating inspiradong guro po ngayong araw ay natapos po, no? Fellow po siya ng Teach for the Philippines at siya po ay nakatapos na at siya po ay gumawa ng napakagandang module. Wow. Ang kanyang tinutukan ay pagpapabasa. Alam natin, problema po to kahit senior high. Problema to kahit junior high. Yung pagpapabasa. So, may ipi-play po kami sa inyong video ngayon. Panoorin niyo po, no? This is lesson 1 ng pagpapabasa. Gusto mo bang magturo ng pagbasa sa bahay? Pwedeng-pwede. Kasi magbaliktad daw tayo saglit. Sino ang una mong guro? Marami sa atin ang unang guro ay ang atin ring mga magulang. Narito ako, si Teacher Kim, isang reading teacher, at nagbabahagi ako ng mga kaalaman at materials para makapagturo ka rin ng pagbasa sa bahay. Ito ang My First Teacher. Episode 1, Unang Pagbasa. Paano magturo ng pagbasa sa Filipino? Abakada rin ba ang ginamit mong aklat para matutong makabasa? Marami naman ang natututo na makabasa gamit nito. Pero ang sabi ng mga research, ang mas epektibong paraan ay ang Marungko Approach. Ito rin ang rekomendasyon ng Department of Education. Ngayon mo lang ba ito narinig? Huwag mag-alala. Kayang-kaya mo to. Meron lamang itong 5 simple gusto steps. Gusto mo bang magturo ng pagbasa sa bahay? Para dito, para hindi ka na mahirapan. Pwedeng-pwede. Handa ka kasi na. Kasi magbaliktad daw tayo saglit. Step 1. Sino ang una mong guro? Marami sa atin ang unang guro ay ang atin ring mga magulang. Narito ako, si Teacher Kim, isang reading teacher, at nagbabahagi ako ng mga kaalaman at materials para makapagturo ka rin ng pagbasa sa bahay. Ito ang My First Teacher. Episode 1, Unang Pagbasa. Paano magturo ng pagbasa sa Filipino? Abakada rin ba ang ginamit mong aklat para matutong makabasa? Marami naman ang natututo na makabasa gamit nito. Pero ang sabi ng mga research, ang mas epektibong paraan ay ang Marungko Approach. Ito rin ang rekomendasyon ng Department of Education. Ngayon mo lang ba ito narinig? Huwag mag-alala. Kayang-kaya mo to. Meron lamang itong 5 simple steps at may ginawa na rin kaming guide para dito para hindi ka na mahirapan pa. Handa ka na? Step 1. Pagpapakilala ng pangalan at tunog ng titik. Ito ay aso. Aso. Anong unang tunog ng salitang aso? Ah! Yan ang tunog ng titik A. Ah! Ulitin gamit ang paraang ako, tayo, ikaw. Ako muna, magulang muna. Tapos sabay tayo. Sabay ang anak at magulang, tapos ikaw lang, anak lang. Ito ay titik A, aso, A. Sabay na tayo. A, aso, A. A, aso, A. Maganda itong paraan dahil ginagamit natin ang pagsalita, pagkilos at paggamit ng larawan bilang tanda.
maaari ring gumamit ng kanta, aso, o mas malaki pang pagkilos. Hehehe. Maaari ring gumamit ng ibang larawan. Ingat lang sa gagamiting larawan ha. Airplane. Nagsisimula sa tunog na A. Ibang tunog na po yun ng letter A. Sa Filipino, ang tunog ng A ay A. Tulad ng aso, atis, ampalaya, arden. Ang mahalaga dito ay piliin ang larawang madaling tandaan at nagsisimula sa tamang tunog ng letra sa Filipino. Anong pagkakasunod-sunod ng mga ituturong letter? A, B, C, diba? Sa Marungko approach, unang itinuturo ang mga titik na madaling bigkasin at mas madalas gamitin. Magturo lamang ng dalawa o tatlong titik. Ito ay ating dadagdagan sa bawat araw na magtuturo tayo. Step 2, pagsasama-sama ng mga tunog. Ang mga salita ay binubuo ng mga pantig. Bumuo ng mga pantig gamit ang mga letrang na ituro na. Halimbawa, sa. Ulitin ang pagbasa sa paraang ako, tayo, ikaw. Mag-practice ng pagbasa ng mga pantig ng may dalawang titik. Tapos gawing tatlong titik na pantig. Mam. Mag-practice ulit gamit ang paraang ako, tayo, ikaw. Ready na tayong magbasa ng mga salita. Pwede tayong bumuo ng mga salita na gustong ipabasa o gamitin ang mga salitang nakahanda na sa Marungko booklet. Ang pagbasa ng mga salita ay mula sa pinakamaikli at pinakamadali papunta sa pinakamahaba. Gamitin pa rin ang paraang ako, tayo, ikaw. Kung ang pagbasa ay parang robot, amabaso, paulitin lang ang pagbasa ng mas mabilis. Ito ay para hindi masanay sa robot na pagbabasa. Tandaan na magpapabasa lamang tayo ng mga salita mula sa mga letra na alam na nila. Salitang mata, dapat ba natin ipabasa? Tama! Dahil alam na nila ang mga letrang M, A at T. Dapat ba natin ipabasa ang salitang talong? Hindi dapat, sapagkat hindi pa nila alam ang tunog ng letrang N at G. Paano naman kung nagkamali ng pagbasa? Bibe ay kay a b a t ya ang a la Lit. Okay, sige, dahan-dahan. Anong tunog nito? Tapos? Pagsamahin? La. Sige, anong tunog nito? Ta. Pagsamahin? La. Oh. Step 3. Spelling. Mas madali kasing matatandaan kapag isinusulat. Kung nag-uumpisa pa lang sa spelling, gamitin ang finger spelling technique. Ate. A. T. E. Ate. A. T. E. Ate. Ito ay para rin mapag-isipan kung ano nga ba ang mga tunog sa salita. Ilan ang mga tunog, anong pagkakasunod-sunod nito, at anong mga titik ba ang mga tunog na ito. Kung magkamali ng pag-spell, parang kanina lang sa pagtatama ng pagbasa. Hintay muna tayo.
O di kaya'y balikan lang ang mga tunog. Step 4, pagdagdag ng salitandaan. Ang salitandaan o mga salitang kailangang tandaan ay mga salitang madalas mabasa at tumutulong na makabuo ng mga parirala at pangungusap. Halimbawa, ang mga ay siya. Narito kung paano ito ituro. Ngayong araw, ang salitandaan na ating matututunan ay ang salitang mga. M-G-A. Mga. M-G-A. Mga. Isulat natin. M-G-A. Mga. M-G-A. Mga. M-G-A. Mga. Step 5. Pagbabasa ng kwento o paglalaro. Bukod sa masaya ang huling step, ito rin ay pagsasama-sama ng kanilang mga natutunan. Halimbawa, pwede tayong maglaro gamit ang mga salita na hanapan. O kaya naman ay paggamit ng pamatay ng langaw. Maaari ring makabuo ng mga tula o kwento gamit ang mga titik na naituro na. Sa Marungko Booklet natin ay meron na ding mga laro at kwento. Ayos na ayos, diba? Balikan natin ang 5 steps ng Marungko Approach. 1. Pagpapakilala ng pangalan at tunog ng titik. 2. Pagsasama-sama ng mga tunog. 3. Spelling. 4. Pagdagdag ng salitandaan. 5. Pagbabasa ng kwento o paglalaro. Ayan! Handa na tayong magturo ng pagbasa sa bahay. Kahit 10 minuto lang, marami na tayong magagawa. Paano pa kung 15 minutes, 30 minutes, isang oras? Baka pagbalik niyan sa school, doktor na yan. Ang pinakamahalaga po talaga sa pagtuturo ng pagbasa ay ang puso. Hindi po kasi ito madali para sa lahat ng bata. Ang pagtuturo nito ay hindi rin basta-basta lang. Kaya huwag kalimutan ang good job! Ang galing mo! Ang mga salitang yan ay para sa iyo at sa iyong estudyante. Abangan ang episode 2, English naman tayo. Maraming salamat, my first teachers! Hi, Ma'am Kim! Welcome po sa show! Hello po! Kamusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Opo. Live na live. Malusog. Live na live po kayo sa Bicol. Naririnig po kayo sa mga probinsya ng Bicol. At naka-livestream din po tayo sa Facebook. So, welcome po from Bicolandia. We are so happy to have you po this morning. So, ma'am, kayo po ay tinawagan namin kasi nakita ko po dun sa post ni Sir Ryan na guest namin last week na siya po ay nagpiprint ng modules. At nakita ko po ang pangalan ninyo sa napakagandang module na ito. Sabi ko, uy, saktong-sakto. Kaya akong tawagan si Ma'am Kim, no? At matanong siya, paano niya nabuo itong napakagandang module niya on reading? Pero siguro, ma'am, tanongin po muna kita, bakit ka, ma'am, guro? Ito ba ay plinano mo po ba ito? Ito po ba ay aksidente? How did you end up teaching? Ang pagiging guru ko po ay actually isa pong mahabang journey. Nung college po kasi ako, kinailangan ng pagkakataon na magtrabaho sa isang magtrabaho na malaking sweldo. So matagal po ako naging call center agent. 4 years din. Opo. Tapos, siyempre kapag okay ka na financially, andyan na yung gusto mo na i-pursue yung passion mo talaga. So, ayun po, gusto ko pong maging guro. So, nag-aral po ako. Hindi po kasi ako tapos ng education eh. Apo. Tumuha po ako ng unit sa UST nga po. At actually, scholar po ako ng Philippine Business of Education. So, dahil sa kanila
natutupad ko po yung pangarap ko rin. So, ayan. So, habang nagtatrabaho po ako, nag-aaral ako. And, yun, dumating na po yung opportunity na maging part ng Teach for the Philippines. Kaya po ako ay naging guro. Opo. Tapos, ma'am, alam ko na parang tinutukan mo sa pagtuturo mo, reading talaga, no? Parang yan yung naging area of expertise mo. Bakit po reading? Bakit po kayo nalinya dyan sa reading? Yan naman po ay happy accident naman. Kasi po, sa Teach for the Philippines po, depende po kung saan ka madedestino. Na-destino po ako sa isang central school sa Pampanga. Napakarami pong estudyante. Pero malaki pong problema po sa kanila ay reading. So, yun po yung naging designation ko, reading teacher. Paano natin mapapababa yung number of non-readers para sila matutulungan. Opo. Bakit hindi na kayo umalis doon, ma'am? Parang na-in-love ka ba? Correct. Parang hindi naman... hindi ko naman pangarap na maging reading teacher na ito yung magiging advocacy ko eh. Wala namang ganun eh. Pero nung nandun na ako, nung una gusto ko lang naman ma-experience maging guro. Gusto ko lang magturo sa mga bata. Pero na-realize ko yung need ng reading teacher kasi sobrang daming hirap magbasa at hindi sila natututukan. At the same time, meron namang binibigay na focus yung DepEd para dito, pero hindi sapat para ma-lift yun. So, ang naging advocacy ko na, pagkatapos ko ng 2 years sa Teach for the Philippines, ipagpatuloy na natin yung pagsulong ng literacy at pagbabasa para patulungan na natin lahat ng bata. Kasi, na-realize ko, hindi naman siya imposible. Lahat ng bata pwede matutong magbasa. Kailangan lang nila ng tama at sapat na intervention. Ano, ma'am, ang hinawakan mong edad ng pagbabasa? Maliliit ba? Or humawa ka din ng mga malalaking non-readers? Grade 2 to 6 po. So hanggang grade 6, meron pa rin po. Na non-readers. Oo. Ma'am, yun namang paggawa ng module. So, alam ko nagpapabasa ka na. So, nagtuturo na po kayo magbasa, na magpabasa. Bakit kinailangan gumawa kayo ng module? Ano po yung, bakit nyo inumpisahan itong paggawa ng modules na to? Nagsimula yung paggawa ko ng module dun sa isang problem na nakita ko na dahilan kung bakit na ang tagal-tagal ng progress ng pagbabasa. Mahirap magturo ng pagbasa kapag hindi siya tuloy-tuloy at para bang ginawa mo siyang halo-halo. Yung parang walang sistema. Tuturo ko lang pagbasa ganyan. So, naisip ko niya, paano yun? Paano magiging tuloy-tuloy ang pagbabasa kung palaging absent? Kung hindi naman absent, sa dalang suspension of classes, tapos 15 minutes lang ako sa classroom, tapos grade 6 na siya, ang laki-laki nung hahabulin ko na gab. So, naisip ko, hindi ko kaya nung ako lang. Kailangan, may partner ako sa bahay. So, kailangan gumawa tayo ng material na magagamit ng parents para siya, pagkatapos sa school, makapagturo siya sa bahay. Para mas mabilis. Mahabol natin yung malaking gap na kailangan mahabol. So, yung ginagawa mong modules, ma'am, ito yung inuwi ng bata? Opo. Yung uwi niya po, mga estudyante ko lang po yung aking audience para sa modules. Oo. Tapos, ma'am, alam naman natin ngayon na parang magiging sapilitan ang paggawa ng module. Napakadaming tao, napakadaming bata ang walang kakayahan mag-online. So mukhang sa module talaga tayo mapupunta, no? Gustuhin man natin o hindi.
Pwede mo, ma'am, siguro i-guide yung mga teachers na nanonood ngayon. Ano po ba yung basic steps na dinaanan ninyo sa pag-prepare ng module? Especially for beginners, no? Yung mga bata po, like from sa elementary. Ano po ba yung mga dapat na steps, proper steps in the preparation of modules po? Well, gusto ko muna po magbigay ng disclaimer, no? Yung paggawa po ng yung module po na ginagamit po ngayon at saka yung mga ginagamit po ng mga parents na nabigyan dito, isang taon pa lang po siya nagamit. So ano pa rin siya, work in progress. So kasama niyo po ako na natututo rin sa proseso na to. Kasama niyo rin ako, nanonood din ako ng mga webinars. Kung paano na ba itong module making na ito. At I'm sure, nakapanood na po kayo ng marami step-by-step procedures. So, ang DepEd din po kasi nagbibigay rin step-by-step procedures. So, ang may share ko na lang po ay yung mga natutunan ko. Based from my experience. From experiences. So, hinati ko po yung gusto kong i-share sa lima. Unang-una po, yung mindset sa paggawa ng module. Pinaka-importante. Sabi niyo nga po, kailangan ka siya. Kailangan mo itong gawin. Requirements yan sa'yo. Pinapagawa yun ang principal mo. Pinapagawa niyo yung division. No? Kapag ganun po yung mindset, kakastress ko talaga yan. Pero, kung ang babaguhin natin yung mindset, magiging positibo tayo, baguhin yung kailangan papunta dun sa gusto ko. Gusto kong gumawa ng module. Bakit? No? San ka hugod nun? Siyempre, i-discussion mo na yung mga students mo. Kasi yun na lang yung choice eh. Marami po kasi sa challenge leaders, mga challenge students come from poor families. Yes. So, sila yung walang internet, walang gadget. So, ito na lang yun eh. So, yes, gusto ko nang gumawa ng module para sa mga students. So, kapag may positibo at matibay kang mindset, maging mahirap naman. At kasi sa totoo lang, hindi ko po siya sugarcoat, hindi nga po siya madali at mabili yung proseso, no? May paghuhugutan ka ng lahat para magpuloy-tuloy. So, una, mindset. Pangalawa po, sa content. Ano po yung tips na may i-share ko? Kadalasan po kasi sa mga reference book, information, and then Q&A. Ang susunod po sana natin para sa ating module, ma-recreate yung classroom experience. Yung para bang nandiyan rin si teacher, iba kapag nasa classroom, si teacher ay may motivation, may masyang activity, magtatanong siya, so ilagay mo yun, yung tanong na yun, tapos paglagay ka ng face, kung saan sasagot siya. Tapos sa mga activities, di ba pagkatapos dun, binibigyan mo siya ng papuri, ng stars, ilagay mo din yun. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin sa classroom, ma-enjoy yun ng mga bata, ma-feel nila yung uy, parang nasa classroom din ako. So hindi kanya masyadong mamimiss. Correct. Ang feeling niya, hindi ko kailangan gawin ito. Gusto ko rin ito gawin. Also sa content, baka hindi kakayanin ng parents na gagabay yung matagal. So, ipitin natin, baka 30 minutes lang. So, sapat lang po siya dapat. At sana yung gagawin natin module ay para sa lahat ng estudyante kasama yung mga challenge students. Sana ito yung module dahil yung content niya mauunawaan din ng mga challenge students. Pangatlo po, so after mindset content, next po ang design ng ating module. Bagong guro nga lang po ako at na-realize ko po na sa DepEd mahilig po sila sa mga flowers at mga butterflies. Pansin mo din! Opo, diba? Lahat pala, no? Kahit pala anong region. Parang automatic pala yun. Meron po ba kayong template ng mga flowers?
life. Okay naman po yun, maganda naman po sa mata. Pero sana po sa ano lang yun, sa cover lang. Mm. Yung loob na po ng ating work po, sana mas, ano siya, lahat ng espasyo ay magamit. Kasi mahal ang pagpaprint at mahal lang kapilating. Tama. So, lahat ng nasa loob ng work, sana may dahilan kung bakit siya nandun. Mm-hmm. At hindi lang siya nagta-take up ng space. At minsan, yung so over-design, nakaka-distract din. Mm-hmm. So, kung ano man po yung ilalagay natin image or picture doon sa ating workbook, yun po ay dapat nakakatulong para ma-emphasize yung lesson. Mm-hmm. Halimbawa po, siguro, kunyari po, process ng photosynthesis, ganyan. Imbes po na mahabang explanation, ilagay na lang natin po yung picture ng photosynthesis. Kasama rin po yun sa pag-iisip ng ilalagay na content, no? Hindi po kasi kakayanin yung puro talakayan na ginagawa natin sa classroom, yung mahaba ito. Alam, tulog ang pata. Kailangan po siya talaga ay segmented. Kung kakayanin nga po yung bullet points lang, yun na lang po yun. Sa design rin po, kung kakayanin, sana colored. Kasi po, from my experience, ang black and white at siniro ay parang ayaw hawakan ng bata. Kasi sa nalang no? Kung kakayanin lamang. Also, sana personalize po yung design. Ilagay niyo po yung mukha niyo doon. Sa mga buklat ko po, nilalagay niyo. Actually, papakita natin sa kanila mamaya. Ah, okay po. Ayun. So, ilagay niyo po yung mukha niyo doon para hindi po kayo malimutan ng mga. Okay. So, next po na dapat i-consider ay ang parents. So, sobrang mahalaga po ang partnership with parents. Tama. Hindi lang po. So, dati po ang ina-empower natin ang students, kailangan po i-empower natin ang parents. Yes. Hindi po pwede na ibibigay yung module tapos yun na po yun. Bahala na siya. No, kailangan po ibigyan natin sila ng kung kakayanin po skills training, pwede naman po yan sa mga informational videos. Mm-hmm. Kung kaya po na yung kahit via call, ma-explain kung paano po yung gagawin sa module. At the same time, kung din na mindset natin ang ating sarili, mindset din natin ang parents, kasi malaking responsibility yun sa kanila eh, bago yun sa kanila, or sa iba po bago yun sa kanila, so, i-ano rin natin sila, i-empower. Nandito po kami para sa inyo. Ganyan, mga ganyan. Ma'am, yun ba, isa ba yan sa reason kung bakit may videos ka? Pinalabas natin kanina, no? Yung video mo na isa, yung isang unang lesson. Parents ba yung hugot mo doon? Opo. Opo. Kasi po, nandun man yung workbook, yung module, no? Minsan po, hindi po siya nagagamit ng tama. Minsan, na-overwhelm yung parents, tapos ma-overwhelm nila yung mga bata. At saka, kahit nandun yung workbook, minsan natatakot sila eh, paano nga ba ito? Ano nga ba gagawin ko dito? Yeah, So, kailangan mo din yung ibigay sa kanila eh. Mm. At the same time, kung wala po silang printer, pang-print ng workbook po, at least man lang po yung skill ng pagtuturo, yung knowledge, may impart niya sa parents. Kasi po sila yung mag-impart sa mga anak sila. So, panglima na piece na mahalaga ay reflection. Yes po. Tulad nga po yung sinabi ko sa inyo, yung workbook ko po ngayon ay dumaan rin po siya sa journey. Nagsimula po yun sa kalahating band paper.
yung binibigay ko po sa students ko, yung iba nagagamit, ba yung iba ay parang ay hindi man lang nabuksan, hindi man nabasa. Kasi nung umpisa, mga ano lang siya eh, mga words lang, listahan ng words, ito yung mga kailangan mo. Ayan, ganyan. Kahit sabihin mo yun, syempre kung ang itsura niyan ay hindi ka ay-aya sa mata ng bata, hindi niya yung gagalawin. Tapos nag-transform siya, naging ano na siya, booklet. Nung nag-transform yun, dun ko lalo nakita yung potential ng tele. Kasi, minsan, pag pinadala ko yun, next day, ma'am, tapos ko na po, ganyan. Bakit po, ano mo natapos lahat yan? Dami-dami yan. Tiniruan ko ako ni nanay. Yung progress niya na dapat for one day, hala, naging isang linggo yung progress niya. Yun. Ipali naman ni nanay, pwede pala yun. Kung si nanay yung magtuturo sa bahay, abilis-abilis. Nagtapos. Tapos po, na-realize ko din habang ginagawa ko yung mga work. May mga bagay na hindi nag-work. May mga kailangan na idagdag. So, continuous yung editing. At the same time, kumukuha ko ng feedback from parents and co-teachers. Ano po ba sa tingin yung dapat gawin dito? Ano po ba activities yung kailangan tanggalin? Ganyan. So, feeling ko nga po yung workbook na ito, hindi lang po dapat inihanda ko. Kasi parang combination na siya ng lahat ng mga feedback ng parents and co-teachers. Parang mapaganda siya para sa mga mambubasa. Would you say, ma'am, na para sa nagsusulat ng module, or as teachers na in general, hindi tayo dapat takot aminin na mali yung nagawa na. Na meron tayong mga nagagawa na mali, na hindi nag-work at wag ipilit. Opo, lalo sa panahon ngayon, lahat naman tayo baguhan dito. Correct. At mag-improve lang tayo. Kung kung sasabihin natin sa isa-isa kung paano mag-improve. To be honest, no, pag it's not working, pwedeng i-improve. Opo. Tapos ma'am, bakit po, ano po kaya yung pinaka-importanting tip na pwede ninyong iwan? Kung there's like maybe top 3 tips na pwede nyo pong iwan sa mga teachers na ang pakiramdam po nila, hindi sila marunong magsulat ng libro. Kasi parang feeling mo, it's like writing a book, no? Or this is overwhelming to them. Because it is required at hindi sila sanay or may sasabihin sila na hindi ako artistic, kailangan ba creative, no? Ano po yung pwede nating maiwan sa kanila? Siguro 3 top things that would help them out. Unang-una po, ang datapos may mind po, collaboration. Kasi po, yun nga po, iba-iba yung skills ng mga guro. Yung may iba pong guro na techie. May iba pong guro, seasoned na ang galingan ng lesson. Pero kung pagsasama-samahin po yung mga skills na yun, hindi po magiging sobrang mahirap yung paggawa ng module. Hindi naman po kailangan mag-isa ka lang gagawain. Pwede po siyang lahat po kayong science teachers. Yun po yung ginagawa nyo. Nakapotos kayo sa isang subject. Yun. So, una-una po, hindi po kayo nag-iisa. Pwede po kayong humingi ng tulong para po mapaganda yung module na gagawin. Kahit sa pagsisimula pa lang, pinakaagad po yun ng tulong. Yun po yung una. Collaboration. Second tip. I-enjoy niyo po yung pagkatuto ng paggawa ng module. Yun. Dahil nga po ito ay bago sa ating lahat. Pareho po nung ginagawa natin enjoyable yung pagtuturo sa ating mga students. Pwede rin natin gawing enjoyable yung
pag-aaral kung paano gumawa ng module. Tama. Turuan natin yung mga sarili natin kung paano ito magiging masaya ang proseso. Kasi feeling ko yung pagiging masaya, ito siyang bola ng energy. Natatransfer sa module at yung saya sa module natatransfer sa mga batang gagamit. Pangatlo ay... Ayun. Pagiging forgiving sa sarili. Sabi nyo nga po, okay lang magkamali. At inaamin ko po, ang una kong module ay pangit. At maaaring ganun din po ang sinyo. Pero kung patuloy po tayo magtutulungan at magpapatuloy, gaganda po yan para sa mga sasyante natin. Tapos ma'am, bigyan ka po namin ng time na ma-invite yung listeners natin, tapos yung watchers po natin. Kasi parang meron po kayo munting pa-contest na kung saan pwedeng manalo yung mga parents, para mamili ba kayo ng parents na pwedeng manalo ng modules, no? Yung ating mga nanay teachers. Baka po pwede nyo po sila i-invite. Okay po, salamat po. Meron po kami page. Ang pangalan po ay Super Readers Watch. Yes. At sa Facebook page po namin, meron po kami pa-contest. At kailangan nyo lang po ilagay doon kung bakit po kailangan ninyo ng mga reading materials. Para po ito pala sa mga magulang na walang printer at walang... siguro po walang malapit na printer shop sa kanilang mga lugar. Kasi gusto po natin maabot ng mga yan. So para sa inyo po yan, punta lang po kayo doon, i-comment po kung bakit kailangan nyo po ng reading material at itag nyo po ang limang mga magulang na sa tingin nyo po ay makakapag-benefit rin sa mga tutorial videos at reading materials. Oo. Ang po ang papalarin na mapapadalhan ng reading materials. May kasama po rin yung mga school supplies. Ito po ay randomly selected po sa mga comments. Kasi po, lahat naman po gusto. Mahirap po pumili. So, iyanan po namin sa talaga raffle. Randomize na lang. Oo. Sana may makuha from Bicol, no? Sana meron mag-send at mapili from Bicol. Ang pangalan, ma'am, ng aming show is Inspiradong Guro. We believe that behind every inspiring teacher was also an inspired teacher. So, gusto lang po namin tanungin sa inyo, ma'am, meron po ba kayong Inspiradong Guro? When you look back, ito yung teacher mo na naka-inspire talaga sa'yo. Sino po siya, ma'am, at bakit? Marami, no? Maraming mga inspiring teachers. Siguro po, kung babalikan ko, ang aking inspiring teacher ay ang aking values education teacher nung ako ay high school. Si Ma'am Valdez. Napakabait niya kasi, ano po kasi ako, introvert po ako at mahihiyain. At nung naging guro ko po siya, kanya po ako talaga nagkaroon ng connection, na magkwento. Para sa akin po, napakahalaga yun, yung emotional connection with teacher. Ano pong full name niya, ma'am? Limot. Pero si Ma'am Valdez po. Ma'am Valdez. Jose Rizal University. Jose Rizal University. Opo. So, saludo kami kay Ma'am Valdez from JRU, Jose Rizal University. Last question po natin, ma'am. Ano po yung final message of encouragement ninyo para sa mga teachers, mga bagong teachers, kahit po yung mga veterano ng teachers, pero dumadaan sa madaming pagbabago ngayon? Ano po yung message nyo sa kanila, una, para sa kanila, and also for parents? Ano din po yung message naman ninyo for parents na very anxious sa mga susunod, no? Ano ba yung susunod dito sa papasok na school year? Sige po. Una po, para sa mga minamahal ko po mga kaguro, tayo po ay mga frontliners ng edukasyon. Magiging mahirap po ang school year.
mga susunod na buwan na maging challenge ko para sa atin lahat, maging bago ka man o in the future. Pero ang maganda po ay marami po tayo at pwede po natin kapitan na isa't isa. Hindi lang po mga kapwa-kaguro, nandiyan din po ang ating mga magulang na pwede natin kapitan. At syempre, ang ating mga estudyante. Sana hindi yun mawala sa ating mga puso at isipan. Nandito tayo para sa kanila, para magpatuloy ang edukasyon nila. Sa mga minamahal po naming mga parents, kung nakaya niyo po ang pagpapalaki sa inyong mga anak, yung dagdag po na hihilingin namin responsibilidad sa parehong ito, I'm sure kakayanin niyo rin po ito. Hindi po kayo naging isa, no? Batid po namin na ito po ay dagdag sa iba't iba pang iniisip ninyo sa bahay. Pero sa abot po namin makakaya ay gagawin po namin itong madaling proseso para sa inyo. At the same time, inspirasyon po namin kayo, kayong mga magulang. Kaya nandito lang po kami para sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Kim. Thank you, thank you, thank you very much po. We'll be featuring po yung mga videos ni Ma'am Kim. Kasi ang galing niya po magturo, magpabasa. As in, nakita niya naman yung unang lesson niya kanina at may mga iba pa po. May dalawa pa tayo ang lesson for next week, no? Papapanood po natin. Maraming salamat, Ma'am Kim, sa iyong dedikasyon, sa iyong passion dito sa pagpapabasa ng mga bata. Sabi nga ni Sir Ryan, sana daw ay mabasa kayo ng ulan at dumami pa kayo. kailangan po kayo. Maraming salamat, ma'am. Sa uulitin po. God bless you po. God bless you, ma'am. Bye-bye po. Salamat po. Salamat sa pag-iakin. Opo. Thank you po. Not only in the history of our local communities, but more so, the entire world. Indeed, this pandemic has become larger than life. Our dear Carian, we are then appealing to you for partnership as though God were appealing on our behalf. Never will we allow our voice to be silenced on air, especially in these challenging times. As such, we are challenging you to be a part of this once-in-a-lifetime opportunity in human history to be with us in the front lines as you pray with us and financially give to God's work. FEBC is a faith mission, which means that we trust God 100% to use His people like you to provide for His work. FEBC Bicol has existed for 46 years now, communicating Christ's care. We desire to keep on communicating Christ through this pandemic and even long after it. We cannot do this without your partnership. You may give through account name Far East Broadcasting Company, China Bank, Legazpi City Branch. Account number 180-03-70120. Other payment options may be through door-to-door transfer, through courier service, or regular remittance. Our address is FEBC DWAY, Barangay Arimbay, along the National Road 4500, Legazpi City, Philippines. Our contact numbers are 0946-763-9858. 0915-931-7184 and 0929-359-4298. For those residing in Legazpi City, just text us and we will be happy to pick up your givings. As I close, there is this one reminder to us as your frontliners at CARE 104.3 DWAY-FM.
every time we share accurate information of hope and inspiration. That is that the Red On Air light is still on. We wish you God's help, healing, and empowering in these trying times, as we know that He will still be victorious even over this pandemic. Let us hashtag keep the red light on. God richly bless you for your generosity. Thank you. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful. He's so faithful. Faithful to the end. Maraming salamat. Please allow me to thank muna si Teacher Kim De La Cruz. Maraming salamat, ma'am. Sabi nga niya, ang maganda madami tayong mga guro. There's so many, no? At saan ba tayo huhugot ng inspirasyon kung hindi sa isa't isa? So maraming salamat muna kay Teacher Kim. Lahat po yung kanyang diniscuss, lahat po yung modules niya ay available po yan, madadownload nyo po yan sa kanyang, yung kanyang Super Reader Squad. May FB page po sila, puntahan nyo po yung FB page nila, tapos madadownload nyo po doon yung kanyang mga material. She's giving it for free, no? So pinaghirapan niya yan, pero binibigay niya po yan ng buong puso sa inyo. We'll also put a link po, no, doon sa Inspiradong Guru page. Lagyan po namin ng link, tsaka dito po sa Care 104.3, we'll share it with you po para in case gusto nyo. Tapos, Ma'am Grace, kakatapos lang ng aming, that's our Keep the Red Light On, no? Hashtag Keep the Red Light On. Kami po, inuulit ko po, ay non-commercial, non-profit. Kami po ay volunteer hosts and volunteer producers dito. Kami po ay parehong guro ni Ma'am Gretchen, kasi marami po tayong nakikitang bago, Ma'am Gretchen, ng mga pangalan, no? So ini-introduce po namin sa inyo ang radio station na Care 104.3 The Way FM. Kung bago po kayo, sana iwanan niyo po kami ng message para makilala naman po namin yung mga kaguro, kasi may kaguro po tayong as far as Sultan Kudarat, no? Nanonood siya from Sultan Kudarat, from Batangas City, from Bohol, from all over the Philippines, at meron pa pong from Daman, Saudi Arabia. No? So meron din po galing sa Saudi Arabia. So we're super thankful that you're joining us. Yun po nga, Ma'am Grace, baka gusto mo silang i-challenge dun sa ating Keep the Red Light On. Yes po. Sa mga gusto pong mag-help or mag-extend ng kanilang help sa Care 104.3 The Way FM, narito po, ulitin ko lang po yung ano, yung China Bank account. It's 1-800-370-120. You can also send your shares, your gifts through Palawan Express and Smart Padala. Ayan po, no? Tsaka po, meron po tayong mga contact numbers dito, 0946-7639-858 or at 0915-931-7184. Ayan po. So, nandito lang po kami sa Arimbay, Legazpi City. Oh. Kung gusto niyo po kami bisitahin. Bawal pa ata. pag pwede na. Puntahan niyo po kami at explore niyo din po itong napakaganda naming station. Opo. At napakabait ng mga staff. Opo. So, just a few highs, no? Ang dami niyo po, hindi po namin kayo mababati lahat, pero binabasa po namin lahat. Kay Ma'am Emily Cirilo Lumanog from Cainta Rizal, from Park Misa of Samal, no? I think this is in Davao. Donabel Cali Retes of Rodriguez Rizal, Cherry Ann Rivas of Batangas City. No? Napakadami po ninyo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong umaga. Also, just to remind you, bukas po, yung mga nagtatanong, marami pong nagtatanong regarding the registration dun po sa ating Radio 101.
bukas po, yung link po ay mag-a-activate doon po sa Facebook page ng Inspiradong Guro. At may link din po yan dito sa Care 104.3 The Way FM at saka doon sa CPD Online Seminars po. So, maglalagay po tayo ng mga links doon. So, I suggest po na i-like nyo naman po yung page namin, no? Like our page, like Care 104.3 The Way FM's page, para po ma-notify kayo pag nag-on na po yan bukas. Maybe around 8 o'clock po yan, no? Pwede na po kayong mag-register. Again, may CPD units po yon, but you have to complete po the 8 sessions. Wala naman tayo, ma'am, ano, limit ng participants. Oo, wala naman po, kasi that would be online naman po. Yes. Meron po yung certificate that you can download with your name already, no? At meron po yung mga digital codes, kasi sinasubmit mo yan sa PRC for your CPD units. And the webinar will start next Sunday. Next, ma'am. June 21. Oh, yan po yung unang session natin. Okay, so yung last part po ng ating program is always what we call the teacher's takeaway. So meron po kaming munting pinapabaon sa ating mga kaguro dahil hindi naman po lahat ng bagay ay academic lamang, no? May mga bagay po na mas importante pa sa academics. So, tuloy na po tayo sa teacher's takeaway. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Samahan natin si... Bilang isang teacher, lagi kong tinatanong ang aking mga estudyante, ano ba ang talent mo? Curious lang kasi ako. Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang sumayaw? O mag-drawing? At nalulungkot ako kapag sinabi nila na, ma'am, wala naman akong talent eh. Mas nakalulungkot kung ikaw ay isang guro at sasabihin mo na wala kang talent. For sure meron. Kasi you are blessed. You are richly created by our Lord God. In Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." A talent is something that you are intrinsically born with that gives you unique skills and abilities. Talent is set apart from knowledge, in that is so a learned behavior, although it can be strengthened and practiced. The Bible tells us that we are all born with distinct talents and gifts and set us apart from each other. When you discover your talents, that is given to you by God, and that is given to you to glorify Him. You will experience a full life if you will just learn to use it for His glory. Mga kaguro, tayo po ay blessed dahil may mga talents po tayo na pwede pa po nating improve, pwede nating patuloy na i-practice. Sabi po sa Ephesians, it is given to us to do good works. Kaya po patuloy po tayo na ma-inspire ng ating mga teachers na fini-feature dito sa Inspiradong Guro, how they use their talents, how they continuously grow in that, para po patuloy na maging inspiradong guro. At tayo po ay huwag maniwala doon po sa minsan iniisip natin na wala akong talent, o kaya naman mas maganda yung talent nung isa kaysa sa akin. Tayo po ay binigyan ng talent iba-iba, distinctly, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10. And this is for us to collaborate. Sabi po ng ating inspiradong guru kanina, we need to collaborate, come together, join together, and whatever skills we have, we can share it to each other and do good things for our students. Sana po ay patuloy tayong ma-inspire, patuloy po nating i-offer ang ating mga talents para po sa, number one, sa glory ni God, at para po sa ikabubuti ng ating paaralan, ng ating mga estudyante, and ng ating buong bansa. Marami pong salamat, at ngayon po ay dadako na tayo sa ating maikling panalangin.
Salamat, O Diyos, pinupuri ka po namin. Ikaw po ang gumawa sa amin at ginawa mo po kami ng napaka-blessed with our talents. Panginoon, hindi mo po kami iniluwal sa sanlibutang ito para lamang walang gawin o kaya magmasid-masid lamang umupo at maghintay kung anong mangyayari sa aming buhay. You created us for a purpose and you created us with talents, with gifts so that we will be equipped in doing that purpose that you gave to us, God. Salamat po, Panginoon, dahil ako, si Mamzel, at lahat po ng bahagi ng programang ito at ang mga nanonood, nakikinig ngayon, naniniwala kami for sure ay may gagampan ng malaking bahagi para po sa ikag-glorify ng pangalan mo, para po sa edukasyon ng Pilipinas. Lord, we are just so overwhelmed that we have a God like you, a beautiful, magnificent, powerful God. And Lord, please allow us to continuously be humble, to continue on how we can improve our skills, our talents po, Panginoong Diyos, para po sa ikabubuti ng aming estudyante, ng aming pong paaralan, at ng aming pong komunidad. Marami pong salamat, and whatever we have in our hands right now, allow us to be responsible to it, be good stewards of it, Lord God, and to always glorify you. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong linggo. At maraming salamat po sa lahat ng sumama sa aming mga kaguro namin online at sa radyo po. Sana po ay makasama namin ulit kayo sa susunod na linggo. Yes. Sa susunod na linggo, mamimigay kami ng t-shirt, yung ganyang t-shirt ni Ma'am Gretchen. So, at ni Ma'am Gretchen, no? Pink din ba, ma'am? Ibang kulay or pink din? Pink din, pink din. Oo. Sige. So, may tanong kami next week, no? So, abangan niyo yung tanong namin next week. Bibigyan namin kayo ng inspiradong guro shirt. Okay? So, maraming salamat po. Isang linggo na naman ng inspiradong pagtuturo. Ako po si Ma'am Zel Mike. At ako naman po si Ma'am Gretchen Noco. See you again next Sunday. See you next Sunday. Bye! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zel Mike patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF, USAID at nanghimpilang ito. This is Far East Broadcasting Company Philippines, celebrating 72 years of communicating Christ in our world, on air and online.